kabakas, dito na naman tayo mga kabakas, may bagong tricks na naman tayo mga kabakas. Yung tricks natin ngayon kabakas, is OS 14 mga kabakas. Ang phone mo ay kaya natin gawin OS 14. So ang gamit kong phone kabakas ay Android 10, Pantouch OS 10.5. So ayan mga kabakas. So yun mga kabakat, ito yung ituturo ko sa inyo mga kabakat, paano ito ginawa. Tapos binago ko rin yung icon niya kabakat, para medyo para lalong gaganda siya kabakat. So yun mga kabakat, bago natin upisan ng tutorial na to, pakilike naman ang video na to at pakishare na rin. At pakisubscribe na lang din, tapos pakiclick ng notification bell para lagi ka manamotify sa ito video na i-download ko. So, ayun mga kabakat, tingnan natin ito patagay mga kabakat. Tawag na natin ito mga kabakat, patatagay. So, ayun mga kabakat, upisa na natin ito mga kabakat. Anong gawin natin kabakat ay pumunta tayo sa ating settings. Settings mga kabakat, tanggalin natin itong ating navigation. Hanapin natin yung system navigation. Kabakat, system navigation yan kabakat. I-tap nyo lang yan. Tapos ngayon mga kabakat, palitan natin mga kabakat. Ito ang papalitan natin kabakat. Yan, tatap natin yan. Tatap natin yan. So yung kabakat, wala na yung navigation dito sa baba, wala na. So, back na lang natin yung kabakat. Back na natin yung kabakat. Tapos, makikita, ituturo naman yung kabakat pagka first time yung pangyayitan ito mga kabakat. Tuturo naman sa inyo kung paano gagawin, paano mag-back, paano mag-minimize, ang ganun, paano mag-main button menu. Yan. So, ngayon kabakat, isunod natin yung kabakat ay punta tayo sa ating Play Store. Punta tayo sa ating Play Store kabakat. Tapos yung OS natin kabakat, yung pinakita ko kanina ay i-search natin dito kabakat, OS 14. OS 14, search natin kabakat, nasaan yan kabakat. OS 14, kung may lalabas na ganyan sa kabakat, sa pag-type mo. So yun, ayan yun. Tap natin yung kabakat. So kabakat. Ito kabakat yan. Tandaan nyo yung logo kabakat, yung picture. Tandaan nyo kabakat yan. Baka makamali kayo ng kabakat. Makamali kayo ng install. So yung kabakat. So meron ako, since meron ako, bubuksan na natin yung kabakat. Bubuksan natin yung open natin. So yung kabakat yan, enter natin. Tap lang natin yung enter. Tapos, kasi ito kabakat, pinitilak din tayo ito kabakat, kaya nakapisa ako rin. So, ayun kabakat, start lang natin. Okay. So, yan lang yung pinakaan yung kabakat. Sa baba, i-slide na lang po baba yung mga bitmap. Yung sa status bar. Tapos yung sa gilid, yan nakikita mo yung mga sign na yung kabakat. Yan. Saka yan. So, yung kabakat, X lang natin. So, allow lang natin kabakat. Allow lang natin yan. Allow lang. Ayan kabakat. Yan na yung pinaka-allow niya kabakat. Yan. So, ayan. So, maano mo dito kabakat? Paano i-ano? Paano ilabas lahat ng ano mo? Slap mo lang yan. Paano mo i-ano sa desktop? Paano i-ano natin sa desktop? So, sige kabakat kung paano mo lagay natin ang apps mo dito sa desktop mo. Punta ka lang dito sa tools. Ayan, punta ka dyan. Tap mo yan. Tapos, ito naman. Tap mo yan. Tap mo to. Yan. Tap mo yan. Tapos mo yan. Dito ka sa baba. Kabakat. Yan. Yan ang itap mo. Para yung lahat ng apps mapupunta lang sa desktop mo. Tapos, tap mo ito. Yan. Tap mo yan.
Isa-set natin, isa-set default launcher natin, isa-set default launcher. Okay, tap na lang sa kabakat para na-set default yan. Tap na lang yan. Tapos ngayon, set launcher background, default launcher yan. Tap na lang yan. Tapos itong bilog na sa kabakat. Ayan na, nag-a-set lang sa kabakat. Ngayon, sunod natin kabakat yung control center. Sa control center. Tapos, tap nyo ipin sa kabakat kung itatap nyo yan. Itatap nyo yung global access control center. Kasi sa akin, hindi ko binagamit yan eh. So, ayan. Nasa iyo kung itatap mo yan. Tapos, ngayon, sulubin na naman natin kabakat yung notification center. Ayan. So, nakawin na yung notification center niya. So, collect tayo sana. Dito na tayo naman sa desktop. Yung desktop na ng mga kabakat. So, ito ay inabol mo lang yung kabakat. Inabol mo lang yan. Ayan. Para yung desktop niya is magiging lang dariki-dariki lang siya. Ito nang bahala dito mga kapakat kung paano mo i-set up yan. Ano mo yan eh. Pagka gusto mo naman yung latest, lagay mo ng latest kapakat. Yung press mo lang siya. Tinanod natin yan. Yung press mo lang siya. Tapos ngayon. Tap mo lang yung parte na walang icon. Tap mo lang siya hold. Tapos dito yung latest na lang natin. Ayan, namimili ka ng latest check kung anong latest na gagamitin mo. So, gagamitin ko dito kabakat yung 2x2 na digital clock. Lagay ko dito sa baba. Yan. Makagal naman yan. So, sunod natin kabakat. Ay. Yan yung mukha niya kabakat. So, ngayon kabakat, ito naman yung isa kong tricks. Isa kong tricks. Punta tayo sa punta tayo dito sa GRTable Pro. Ayun yung GRTable Pro mga kabakat, i-download nyo na lang, nasa description naman nakalagay yung link na nyo GRTable Pro na ipiki ito kabakat. Open mo lang yan kung may download mo na. Open mo yan. Tapos punta tayo sa ating download kabakat, kung na-download mo na itong punta tayo sa ating download. Yan. Ito naman kabakat, i-download din yan. Yung link naman kabakat nasa description lang din. Kaso kabakat, itong link, zip na to, may password. So, kailangan yung tapusin ng link kabakat para makuha yung password. So, ayun kabakat, tap natin, i-extract natin. Structure lang kabakat. So, lagay natin yung password. So, yung kabakat, na yung icon natin kabakat. Na-extract yung icon natin. So, minimize natin kabakat. Balik tayo sa ating desktop. So, mix natin kabakat. Tanapin natin yung file manager. File manager. Punta ka lang sa file manager mo. Or, tap mo lang itong slide mo lang pababa para lumabas yung search button niya. So, type natin yung file. Yan, file manager. So, ngayon, punta tayo dun sa ating dito sa internal storage. Tap mo lang kabakat yung internal storage. Tapos, punta tayo dun sa download. Kung may download mo na yung stock icon pack natin.
Sa description ng yung icon pack natin mga kabakat. Yan, dito tayo sa download. Natin ang download yan, download. Yung supported icon pack, APK. Yan, install mo yan kabakat. Tapos since na-tap mo na yan, lalabas yung install. Install mo yan. Pasantayin lang natin matapos yung installation niya. Ayan kabakat, nag-installin na. So, ibig sabihin, nandun na yan sa desktop natin. So, ayan, ayan kabakat. Ito na kabakat. So, ayan kabakat. Ayan na. So, hindi natin yan pipindutin kabakat. So, ang gagawin natin dyan, punta tayo dito sa ating launcher setting. Ayan, launcher setting. Yung kabakat, ang purpose ng kabakat, papalitan natin yung icon niya. Papalitan natin yung icon. So, kabakat, wala kayong itong icon na to kabakat. Wala kang makikita nito na naka-upload sa YouTube, sa Play Store. Kasi ito kabakat, sariling gawa ko to kabakat, ginawa ko lang to. So, abang-abangan nyo kabakat, baka ituturo ko to sa inyo paano paggawa ng icon na throw APK. So, ayun kabakat, tap natin yung ano, pakita ko ulit, yung ito, theme icon. Yan. Tap natin yung kabakat. Tapos dito tayo sa theme store. Yan. Tap natin yan. Tapos yung kabakat dito sa mine. Yung mine sa baba. Yung mine. Yan, type mo yan. Tap mo yan. Tapos dito tayo sa icon pack. Yan. So yan na kabakat yung exported icon pack. Tap mo lang yung kabakat. Tap mo lang. Tapos apply. So, buta na tayo sa ating desktop. Minimize mo lang. Boom! Ayun, kabakat. Ayun ang ano natin, kabakat. Ang ating icon. Diba, napaka-angas, kabakat. Astig. So, ayun, kabakat. Next naman natin yung ating, control center. Itatap mo lang itong ano, dadrag mo lang pababa itong banda dyan. Dadrag mo lang pababa para lumabas yung ano, yung control center natin. Tapos, kung gusto mong maglagay ng music player ito kapakat, tap mo lang yan kapakat. Music player, tap mo lang yan. Tapos, ialam mo yan, yung OS na yan. Ialam mo lang yan. Allow. Tapos ngayon, palit tayo yung kabakat. Tapos ulitin naman natin. Drag natin pababa. Tapos ito naman ang pindutin natin ulit yun. Pindutin natin yun ulit. So, mamimili ka na dito kabakat kung anong music player ang gagamitin mo. Kung dalawang music player ang dinalag mo sa phone mo, mamimili ka rin kaya ng sa akin. Ito ginagamit ko palagi ng music player kabakat eh. Kasi dalawa yung music player ko eh. Yan. So, back na tayo doon. Ayan na kabakat. So, next naman natin yung brightness natin. Itong brightness na to. Nangingira siya ng notify. Nakayalam mo yung brightness. Ayan. So, tapos na. Trap naman natin ulit. Tubukan natin kung gagana. Ayan. Ayan, kabakat. So, ngayon kung gusto mong dagdagan yung ano dito sa baba, tap mo lang yung settings. Ito, tap lang yung settings. Tapos i-customize control mo. Depende na sa'yo kung anong ilalagay mo dyan. Idagdag mo dyan. So, ito sa ano mo. Yan. So, ayun. So, next naman natin kabakat yung notification ng OS launcher niya. Dito sa gilid. Dito. Yan. Dyan. Idagdag mo lang dyan. Banda. Idagdag mo lang yan. Yan, nalabas niya siya kabakat. Tapos yung sa notification center ng ano system mo, dito sa gitna. Sa gitna naman. Yan. Sa searching bar naman kabakat, itong gitna lang na to, drag mo lang yan, bababa. Nalabas na yung searching bar, yan, nalabas na yan siya. So, ayun kabakat, kung nagustuhan mo itong video na to, palike naman at pa-share din para
Nothing can break us down. We will all wear a crown. We are unstoppable.